Welcome back to my channel, guys. Today, magre-review tayo ng lima doon sa mga kaguhit na group. Doon sa challenge natin na drop your best artwork. So, lima muna ang ating i-review at mamimili tayo ng isa. Isang pinakamagaling sa lima na yon. Lima lang ang i-review natin, guys, kasi tinatamad tayo mag-edit. Ang hirap mag-edit. Anyway, ang mananalo sa lima na to is ibibigay ko ang planetang Pluto. Alam nyo ba ang Pluto ay hindi na planet, kundi isa na lang siyang tuldok? Anyway, so proceed na tayo sa limang i-review natin dun sa mga kaguhit na group. Shout out sa mga kaguhit. Thank you so much. Ang pagagaling ng mga nag-drop dun. Sobrang dami na nag-drop. Thank you so much. Ang una kong i-review doon sa mga kaguhit is... Wait lang. Mag-i-intro muna tayo ng yung mystery artist natin ito. Tingnan nyo muna ito. So yan, nakita niya. Dapat may ganyan tapos mag-i-review na tayo, diba? Tandaan, ang isang mananalo dito is ibibigay ko ang planetang Pluto. Hindi, bibigyan natin ng reward. Kung sino man ang mapili natin dito sa limang i-review ko today, bibigyan natin ng reward. So, kung sino ka mang mapili ka, kung ikaw mapipili ka, na ikaw mapipili ko. I-message mo ako, okay? So, ang unang i-review natin sa group ng mga kaguhit is si Stephen Andrales. Andrales. Sabi niya sa drawing niya, "Here's mine. What is yours? This is not yours." Ito yung gawa niya. And anong masasabi niyo sa drawing niya? So it's a lion. Isang hari ng jungle. Diba? Lion. George of the jungle. Diba yun? So I think this lion is not really terrifying. Isa siyang friendly yung mukha niya. Parang yung lion dun sa Lion King. Lion King. Yung napakagaling ng pagkagawa. Parang abstract art yung ginawa niya dito. Watercolor, I think, yung ginamit. Napakagaling, napakahusay. Palakpakan natin si Stephen Andrales. So, next na nag-drop ng artwork niya is si Lawrence Gabriel. Yan ang pangalan, Lawrence Gabriel. Diba? Parang European name. Ito ang entry niya. So, isang batang umiyak. Bakit ba ito umiyak? Kasi pinalo mo or kinuha mo yung candy niya or yung lollipop niya. Kaya umiiyak yung batang ito. Diba? Babait ako, mag-aaral ako maputi. At talaga, si Papa ice combine namin. So, napakagaling ng pagkakaguhit. Charcoal or graphite yung ginamit niya dito. Napakagaling ng pagkakagawa. Yung emotion ng bata talagang nagkaka-touch. Nagkaka-iyak. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Anyway, napakagaling yung shading skills. Absolutely skillful yung artist na to. Lawrence, thank you so much sa entry mo. At napaiyak mo kami sa entry. So let's proceed sa isa pang nag-drop. Yan. Ito ay gawa ni J. Christmas Rubin. J. Christian Robin. Diba? Napakagaling. A connection of art or a series of art, diba? From the base to the point of the drawing, diba? Ang galing ng pagkakagawa. Napakalupit. Diba? Ito yung mga nilalagay natin sa mga walls natin. Kung gusto mo makita ng nature, diba? Nilalagay natin to sa may bandang hangganan o sa ilalim ng kama. Hindi, napakagaling. Napaka-cool sa mata. Yung skills mo, napakagaling. No question. Nagaling-galing. Sobrang galing. Diba? Canvas. So, by the way, reminder lang, guys, mag-drop tayo ng sarili nating artwork. Huwag tayong manguha ng ibang pictures dun sa Google o kung saan-saan man. Huwag nating lukuhin ang ating mga sarili kasi yung mga artist, mga honest. Diba? Thank you so much, J. Christian Robin. Ano-ano si Robin ko? Anyway, next na nag-drop ng artwork niya is si
Jesse Abigail Briones. Kanoano Missy Katrina Briones. Anyway, ang sabi niya sa artwork niya is, sana mapasama kahit beginner pa lang. I am also a beginner with an old age. So bakit? Ang dinrap niyang artwork is si Harry Potter. Harry Potter! Yan, nakasmile siya sa akin. Friendly talaga to si Harry Potter. Na-meet ko to na to personally doon sa ano. Yeah, sa Harry Potter movie. Ang galing ng pagkagawa. Accuracy, absolutely yan doon. Charcoal yung ginamit. Ang galing. So this is a version of Harry Potter, a more friendly Harry Potter. Harry Potter! Diba? So mostly sa mga past nating mga artist na nag-drop ng mga art nila is more on portraits, diba? Yung iba hindi ko kilala. Ito kilala ko si Harry Potter. Diba? Harry Potter. Iba yung prettier pagkain yun. So next na nag-drop ng malupit niyang masterpiece is si, paano yan, basahin yung pangalan, J.R.L.S.H. Ely. Ito yung gawa niya, isang isda. Alam niyo ba ang isda ay matatagpuan sa ilalim ng dagat? Or sa ilalim ng freezer niyo? Madali lang siyang lutuin, pipituin mo lang. At yan, may ulam ka na. Hindi, napagaling na pagkagawa ito, isang isda. Colorful fish. Hindi siya goldfish kasi hindi naman siya gold. Colorful fish. Diba? Ang galing. Ang galing. Parang may spider web ba yan? Sige, tawagin natin spider fish. Anyway, napakagaling ng pagkakagawa nito. Yung color combination, yung details ng gawa na to, grabe, absolutely. Palakpakan natin. Yung background, guys. Saan ka na nakikita ng aquarium na may rehas? Hindi, napakagaling. Napakagaling talaga. Palakpakan natin ulit. So, nakalang makakalang. Kumaganda na naman yung daughter ko. Wait, we're gonna go. Stop it! Mamimili na ako ng isang... I'm going! Halika, halika dito. Halika mo. Oh! Okay. So, mamimili na tayo ng pinaka-the best sa lima na na-review natin. So, ang pinaka-the best sa ni-review natin ng lima for today. Tang-darang-dang-dang-dang-dang! Congratulations sa'yo! Merry Christmas! J. Christian Robin! At ang galing ng gawa mo, itong gawa mo. Congratulations! At napanulingan mo ang planetang Pluto. Ngayon na isang tultok na lang.